Akala ko ang isang pagkakamali dapat ay hindi na nauulit. Pero bakit ganon? Bakit iba ang naging epekto sa akin ng nagawa kong pagkakamali? Bakit parang sa bawat araw ay mas lalo pa akong nananabik? Dear Mama Mia, isang mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig mo sa iyong YouTube channel. Maraming salamat nga po pala dahil binigyan niyo ng pansin itong sulat ko. Palagay ko kasi ay buong buhay ko nang dadalhin ang kasalanang nagawa ko para masira ang pamilyang binuo namin ng asawa ko. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Paula. Laking probinsya, pero dahil gusto kong kumita ng malaking pera, ay nakipagsapalaran ako dito sa Maynila. Pero imbis na magandang trabaho ang matagpuan ko, ay isang maginoo at gwapong binata ang nakilala ko. Hindi pa ako nakakahanap ng trabaho nung mabuntis ako ni Ray. Akala ko ay hindi niya ako pananagutan, pero pinatuloy niya ako at nagsama kami sa boarding house na kanyang tinutuluyan. May maayos ng trabaho noon si Ray, Mama Mia. Kaya naman hanggang sa makapanganak ako ay suportado niya ang lahat ng pangangailangan naming dalawa ng baby ko. Nakahanap din kami ng malilipatang apartment noon. Isang masayang pamilya ang naging umpisa ng pagsasama namin hanggang sa nalugi ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya. At yun ang dahilan, Mama Mia, kung bakit unti-unti kaming nakaranas ng hirap. Mama Mia, kung saan-saan na lang kami nang hihiram ng pera para makaraos sa araw-araw. Kalimitan naming pinupuntahan ay ang mga magulang ni Ray. Ngunit isang araw, bumalik siya sa bahay namin ng walang dala. Wala na rin pera sila, Mama Mahal. Marami na rin daw silang utang. Hindi ko na alam kung saan pa ako makakahiram ng pera. Buwisit naman kasing kumpanyang yun. Hindi man lang kasi sinabi na nalulugi na pala. Hindi sana nakahanap ako kaagad ng trabaho. Reklamo sa akin ni Ray nung makauwi siya galing sa bahay ng kaniyang mga magulang. Mama Mia, nahihirapan din naman ako. Natatakot din naman ako. Pero ayokong ipakita yun kay Ray dahil lalo lang siyang panghihinaan ng loob. Kaya naman sinabi ko sa kanya na okay lang yon. Sinabi ko rin na pwede naman kaming magtulungan at hahanap na rin ako ng trabaho. Pero doon ay biglang nagulat si Ray sa sinabi ko. Magtatrabaho ka? E sino nang magbabantay kay Junior? Tanong niya sa akin. Habang wala ka pang trabaho, Mahal, ikaw muna ang dumito. Ikaw muna ang magbantay sa anak natin. Mungkahi ko sa kanya. Hindi. Ako ang lalaki. Ako ang dapat na nagtatrabaho. Huwag kang mag-alala. Magagawan ko to ng paraan. Mama Mia, lagi yung sinasabi sa akin ni Ray. Pero naiisip ko, paano naman ang mga gastusin namin? Hindi naman yun tumitigil kapag hindi pa siya nakakahanap ng paraan. Paano na lang yung upa namin para sa buwan na yun? Papaano niya yun gagawa ng paraan? Kulang na kulang ang naitabi naming pera. Hanggang sa sinabi niya sa akin na tatanggapin na niya yung offer sa kanya ng classmate niya nung high school. Doon ay tinanong ko siya kung ano ba ang trabahong ino-offer nito. Pero Mama Mia, hindi ko alam kung papaano magre-react nung sabihin niya sa akin na sa ibang bansa ang trabahong yun. Iiwan mo kami dito ng anak mo? Tanong ko sa kanya.
Pero ang sabi niya, yun na lang daw kasi ang naiisip niyang paraan para makaahon kami sa kahirapan na aming kinasangkutan. Ang sabi niya ay uuwi rin naman daw siya at mabilis lang nalilipas ang 3 taon na kontrata niya. Pero Mama Mia, nagmatigas ako. Alam ko na hindi magiging madali yon. 3 years kaming hindi magkasama. Alam ko na magiging mahirap sa amin yon. Mama Mia, bago nga pala nangyari yon ay magti-3 years na rin ang pagsasama namin sa iisang bubong. Kaya naman nasanay na ako na kasama ko siya. Alam ko na mahihirapan ako kapag mawala siya sa piling ko. 3 taon yon na ako lang ang matutulog sa kama namin. Mama Mia, pinigilan ko siya at ang sabi ko ay pwede naman siyang maghanap ng trabaho dito lang sa Pilipinas. Dahil sa medyo umiyak na ako, Mama Mia, ay tinanong niya ako kung saan daw siya pwedeng mag-apply. Pinaintindi niya sa akin na hirap na kami. Ang sabi niya sa akin ay hindi rin naman madali sa kanya ang naiisip niyang paraan. Pero kailangan daw na magsakripisyo siya para sa aming 2 ng anak niya. Ang sabi niya ay mahal na mahal niya kami. Okay lang daw sa kanya na siya yung mahirapan sa ibang bansa kesa makita niya kaming 2 ng anak niya na nagugutom. Kesa makita niya kami na paalisin sa bahay dahil hindi na kami makabayad sa upa. Ayaw niya raw na makita kami sa ganoong sitwasyon. Pero paano kung magkasakit ka? Sinong mag-aalaga sa iyo doon? Sino ang bibili ng gamot mo? Sinong mag-aasikaso sa iyo? Mama Mia, doon ay hinaplos niya ang kamay ko at ang bisngi ko. Ang sabi niya ay huwag daw akong mag-alala. Isipin ko raw ang nararamdaman niya bilang lalaki na makikita yung mag-ina niya na nagugutom o nangungutang kung kani-kanino para lang makasurvive sa araw-araw. Ang sabi niya, matitiis niya ang lahat ng sakit doon sa ibang bansa kahit na hindi niya kami kasama, kesa sa makita niya kaming nahihirapan. Mama Mia, ang sabi niya ay isang kontrata lang naman daw ang tatapusin niya. At pagkatapos ng 3 taon ay magkakasama na ulit kami at hindi na siya aalis pa. Makaahon lang daw kami at makasave ng konti ay maghahanap na siya ng trabaho dito sa Pilipinas. At least daw kung matenga siya ng ilang buwan na walang trabaho ay alam niya na may madudukot siya mula sa magiging savings namin. Dahil sa tingin ko, Mama Mia, ay pursigido na siya sa kanyang naging desisyon, ay tinanong ko na sa kanya ang totoong nasa isip ko noon. Papaano kung makahanap ka ng iba doon na ipapalit mo sa akin? Mama Mia, ang sabi niya ay hindi naman raw siya nandoon para maghanap ng bagong pag-ibig. Sabi niya, ako raw ang babaeng ihaharap niya sa dambana ng simbahan. Ako raw ang babaeng pakakasalan niya. Doon, Mama Mia, ay medyo napanatag ako. Napanatag ako sa sinabi niyang yun at alam ko na totohanin niya ang kanyang pangako. Kaya naman, hindi na rin ako kumontra pa sa desisyon na kanyang naisip. Ang sabi niya ay maswerte daw siya sa akin. Dahil alam niya na hinding-hindi ko raw pababayaan ang anak naming 2. Ginagawa ko raw ang tungkulin ko bilang isang ina at bilang may bahay niya kahit na hindi pa kami kasal 2. Kaya hayaan ko raw siya na gawin din ang kanyang trabaho at gawin din ang kanyang responsibilidad. Ang siguraduhin na nasa maayos kaming sitwasyon na mag-ina. Kaya naman, Mama Mia, ay hindi na ako tumutol sa desisyon noon ni Ray. Pagkalipas ng ilang linggo ng pag-aayos ni Ray sa mga papeles niya, ay natuloy na rin ang matagal niyang plano.
ang makapagtrabaho sa ibang bansa. Hindi lang po kasi isang beses naming pinag-usapan ang bagay na yon. Sa totoo lang, noon pang nabuntis niya ako ay naiisip na niya ang bagay na yon, Mama Mia. Pero lagi ko siyang kinokontra. Lagi kong inaayawan ng mga desisyon niya. Ngayon lang po natuloy dahil wala na talaga siyang mahanap na trabaho dito. Mabigat man sa loob ko ang pag-alis ni Ray, lalo na't hindi talaga ako sanay na walang katabi sa pagtulog ko, ay hinayaan ko na lang, Mama Mia, dahil alam ko naman na para lang din sa amin ang kanyang ginagawa. Hanggang sa lumipas ang mga buwan ay hindi pa rin ako nasasanay. Ang akala ko talaga ay ilang araw lang ay masasanay na ako na wala si Ray sa tabi ko. Pero kahit na ilang buwan na ang lumipas ay nalulungkot pa rin ako. Araw-araw talaga ay lagi akong tumatawag at nakikipag-video call sa kanya. Sobrang nahirapan ako, Mama Mia. Lalo na sa mga panahon na kailangan siya ng pagkababae ko. Nasanay kasi ako noon na kapag nangangailangan ako ay nandyan lang siya sa tabi ko para punan ang pangangailangan kong yon. Mahirap pala talaga kapag malayo ang asawa mo sa iyo, Mama Mia. Kung sinabi lang sana ng dating kumpanya na pinagtatrabahuan niya na lalulugi na pala sila ay sana, mas napaghandaan namin ang pagsasara nila. Sana hindi na kinailangan pang lumayo ni Ray sa amin. Buti na lang talaga at dumadalaw si kumpare sa bahay namin, Mama Mia. Mahilig kasi siyang magluto ng ulam at madalas ay binibigyan talaga niya kami ng mga niluluto niya. Mama Mia, ang kumpare namin ay ninong ng anak namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Miguel. Si Miguel, Mama Mia, siya ang inatasa ni Ray na bantay-bantayan kami nung umalis ito papuntang ibang bansa. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na kahit wala si Ray sa bahay namin ay pumupunta siya doon para maghatid ng ulam, ng regalo sa kanyang inaanak at kung ano-ano pa. Mama Mia, madalas din kung magbuhat si Ray sa gym. Kaya naman kitang-kita talaga ang magandang hubog ng kanyang katawan. Alam kong kasalanan ang isipin na minsan, Mama Mia, iniisip ko na kasiping ko si Miguel. Iniisip ko na siyang katabi ko sa kama dahil wala si Ray sa tabi ko. Isang araw ay pumunta si Miguel sa bahay namin. Oh, Miguel, ba't nandito ka? Nako, pasensya ka na, Mare, ha? Nagluto kasi ako ng sinigang na hipon. Napadami ang luto ko kaya naisipan kong bigyan na rin kayo. Nako, gustong-gusto ng inaanak mo to. Maraming sabaw. Salamat, ha? Sabay kuha ko ng mangkok mula sa kanya. Pinapasok ko muna siya sa loob ng bahay at hinuhugasan ko pa ang lalagyan na kanyang dinala. Ang sabi ko ay baka maipon pa yun sa amin. May iba pa kasi siyang lalagyan na nasa kusina namin na hindi niya nadala nung nakaraan. Habang naguhugas ako, Mama Mia, ay kinumusta niya ako. Tinanong niya kung hindi raw ba ako nalulungkot. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sabi ko, madalas talaga akong nababagot. Hindi naman kasi sa hindi ako masaya nakasama ang anak ko, Mama Mia. Pero iba pa rin talaga yung may nakakausap ako. Kaya ang sabi ko sa kanya ay masaya ako sa tuwing nandito siya sa bahay namin dahil may nakakausap ako bukod sa isang bata. Ganun ba? Kung gusto mo ay dito na muna ako. Wala rin naman akong kasama sa bahay eh. Tanong niya sa akin. Okay lang ba sa'yo? Baka naman napipilitan ka lang ha. Pagbibiro ko. Hindi ah, masaya rin naman ako kapag binibisita kita dito.
Lalo na kapag nakikita kong nasasarapan ka sa bawat luto ko. Mama Mia, iba ang pakahulugan sa akin nung mga sinabi ni Miguel. Pero hindi ko pinahalata sa kanya na iba ang naging kahulugan sa akin ng salitang nasasarapan. Sabi ko ay masarap naman talaga siyang magluto kesa sa asawa ko. Ikwinento ko pa sa kanya na nung bago pa lang kaming nagsasama ni Ray ay nagluto siya ng ulam na sobrang alat. Kaya naman simula noon ay hindi ko na siya pinagluto. Yun ang naging umpisa ng usapan namin, Mama Mia. Ah, magkaiba pala kaming dalawa ni pare. Ako kasi hilig ko talagang magluto. At masaya ako lalo na kapag nakikita kong nasasarapan yung tumitikim. Ewan ko ba, Mama Mia, pero parang may kakaiba sa pagkasabi niya ng tumitikim. Hindi ko alam kung sadyang ako lang talagang malisyosa. Pero hindi ko na lang yun binigyan pa ng pansin. Sabi ko ay masarap talaga siyang magluto. Kaya naman, na-appreciate ko talaga kapag nagdadala siya ng ulam sa amin. Ang sabi niya ay araw-araw na raw niya akong dadalhan ng ulam. Sabi niya kung gusto ko raw ba, ay pupunta raw siya sa bahay namin araw-araw. Sabi ko naman ay okay naman, sino ba naman ang ayaw sa masarap na ulam. Ang sabi ko ay mukhang tataba yata ako kapag inaraw-araw niya ang pagdadala ng ulam sa amin. Ikaw mataba, eh sexy mo pa nga kahit may anak ka na eh, sabi niya sa akin. Natawa naman ako sa sinabi niya. Bulero talaga siya. Ano ba namang sexy, puro bilbil na ako. Hindi ah, ang sexy mo kaya, tsaka ang ganda mo pa. Mama Mia, ang totoo, nung araw na yon ay ginising talaga ni Miguel ang natutulog kong pagkababae. Alam kong mali yun. Alam ko rin na hindi pa yun doon matatapos. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko, lalo na't nangungulila ako ng husto sa asawa ko. Iniisip ko na lang na isang beses lang naman kung may mangyari sa amin. Sisiguraduhin ko na hindi na yun mauulit. Ang gusto ko lang talaga, Mama Mia, ay madiligan ng matagal ng tigang kong pagkababae. Hindi naman nagtataka si Ray sa tuwing nakikita niya o naririnig niya si Miguel na nasa bahay. Halos araw-araw po kasi ay nasa bahay na namin si Miguel. Siya ang nagluluto para sa tanghalian at hapunan namin. Kaya naman nagpasalamat pa si Ray sa kanya at may nakakasama at nakakausap ako sa bahay. Halos ilang buwan na rin po simula nung unang may nangyari sa amin ni Miguel. Oo, Mama Mia. May nangyari sa aming dalawa ng kumpare ko. Hindi na namin napigilan ang init ng aming mga damdamin isang araw. Habang nagluluto kasi siya ay nilapitan ko siya, Mama Mia. Ang sarap naman yan, sabi ko. Hindi niya siguro namalayan na malapit na malapit ako sa kanya, kaya bigla na lang siyang lumingon. Nung pagkalingon niya, Mama Mia, ay halos isang pulgada na lang ang pagitan ng mga labi naming dalawa. Noon ay hindi na ako nakatiis pa at siniil ko na siya ng halik. Hindi rin naman tumanggi si Miguel. Hinalikan niya ako, Mama Mia. Mapusok, malalim at mahaba ang kanyang paghalik sa akin. Matapos ang halos makapugtong hiningang halik na yun ay pinatay niya ang kalan at binuhat niya ako papasok sa kwarto namin ni Ray. Doon, Mama Mia, ay pinagsaluhan namin ang isang bawal na pagniniig. Wala akong naging pagsisisi, Mama Mia. Dahil sa totoo lang, ay sobrang sarap para sa akin ang nangyari sa aming yon. Matagal-tagal na ring walang aksyon ang pagkababae ko. Kaya naman,
Ang sarap-sarap talaga sa pakiramdam nung nadiligan na niya ako. Mama Mia, ang problema lang ay hindi ko napanindigan ang sinabi ko. Ang sabi ko kasi ay magkakamali man ako dapat isang beses lang. Pero simula kasi nung may mangyari sa aming dalawa ni Miguel, ay hindi na namin napipigilan ang tawag ng aming mga laman. Halos araw-araw na kung may mangyari sa amin. Pwera na lang kung may buwan ng dalaw ako. Ang totoo ay masaya naman ako sa nangyayari sa aming dalawa ni Miguel, Mama Mia. Walang ni katiting akong pagsisisi na nararamdaman noon. Matagal ko na rin kasi siyang pinagpapantasyahan. Kaya para sa akin ay isang magandang panaginip ang bawat araw na may nangyayari sa aming dalawa. Masaya rin ako dahil nakikita kong nagkakasundo sila ng anak ko. Nawala ang pangungulilang naramdaman ko kay Ray mula nung dumating si Miguel sa buhay ko. Para akong naging dalaga ulit. Kinikilig ulit ako sa tuwing sinasabihan niya ako ng maganda. 3 taon lang naman ito at pagkabalik ni Ray ay alam ko na babalik na rin sa normal ang lahat. Pero sa ngayon ay gusto ko munang i-enjoy ang panahon na kasama ko ang lalaking nagbibigay ligaya sa akin at sa pagkababae ko. Mama Mia, dahil nga naging busy ako kay Miguel, minsan ay hindi ko na nasasagot ang tawag ni Ray. Sinasabi ko na lang sa kanya na busy ako sa pag-aasikaso ng anak namin. Pero isang gabi ay tumawag si Ray sa akin. Nataranta ako noon dahil katabi ko sa kama si Miguel. Hindi siya tumatawag sa akin ng ganoong oras, kaya parehas naming hindi inaasahan ni Miguel ang tawag na yon na galing kay Ray. Mama Mia, nasa kalagitnaan pa kami noon ng pagniniig ni Miguel. Bakit ba hindi ka nakakasawa, Paula? Para kang walang anak eh. Kinikilig naman ako habang hinahalikan niya ang bawat parte ng katawan ko. Nakikiliti ako at tumatawa pa ako. Mama Mia, nasa ganoon kaming sitwasyon nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Sa totoo lang ay nagalit pa ako sa pagtawag ni Ray dahil nabitin ako sa ginagawa namin ni Miguel. Bakit naman tumatawag to? Oy, huwag kang magpapakita, ha? Sabi ko kay Miguel. Ayusin mo muna yung buhok mo bago mo sagutin. Halatang may kaniig ka eh. Kaya naman, sinuklay ko ang aking buhok gamit ang aking mga daliri. Nung sinabi ni Miguel na ayos na ang itsura ko, ay sinagot ko na ang tawag. Mama Mia! Ubo ng ubo si Ray sa kabilang linya. Ang sabi niya ay tumawag lang daw siya dahil namimiss niya kami ng anak niya. Sabi niya ay hindi raw siya nakapasok sa trabaho nung araw na yon dahil masama ang kanyang pakiramdam. Sabi niya ay napagastos rin daw siya dahil bumili siya ng gamot. Nanghihinayang daw siya sa ginastos niya. Ang gusto niya raw ay buo sana ang perang maipadala niya sa akin para makabili na raw ako ng mga bagong damit ko. Doon ay bigla akong nakaramdam ng kurot ng konsensya. Kahit na may sakit na si Ray, ay ako pa rin ang iniisip niya. Kaya sinabi ko sa kanya ay magpagaling siya at huwag niyang alalahanin yung pera. Sabi ko ay marami pa naman akong damit na hindi ko na isusuot dahil hindi naman ako umaalis ng bahay. Sabi ko ay alagaan niya ang sarili niya dahil wala ako doon para siyang mag-alaga sa kanya. Mama Mia, doon ay nakita ko na parang naiiyak si Ray. Ang sabi niya ay mas lalo tuloy niya akong namimiss, lalo na kapag nagkakasakit siya. Sabi ko naman ay sana bumilis na ang takbo ng panahon dahil miss na miss ko na rin siya. Habang nag-uusap kami ay bigla na lang niyang kinumusta si Miguel kung pumupunta pa raw ba ito sa bahay namin. Kinabahan akong bigla sa tanong niya. Ah, mahal, wala siya ngayon eh. I mean, hindi siya pumunta ngayong araw dito.
Bakit mo naman na itanong? Ang sabi ni Ray, wala lang naman daw. Gusto lang niyang magpasalamat kay Miguel dahil kahit papaano ay may tumitingin-tingin daw sa amin. Sabi ko na lang ay sasabihin ko kay Miguel kapag dumating siya. Pinagpahinga ko na si Ray, Mama Mia, at sabi ko sa kanya ay bukas na lang ako tatawag. Bigla akong nakonsensya sa ginagawa ko, Mama Mia. Pakiramdam ko ay napakasama kong asawa. Nagpapakahirap na magtrabaho sa ibang bansa si Ray para sa amin. Pero ako, puro kagaguhan at kalandian ang ginagawa ko dito sa Pilipinas. Alam kong hindi ako mapapatawad ni Ray kapag nalaman niya ang mga pinaggagawa naming dalawa ni Miguel. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, ay kung papaano ko ba ititigil kung anong meron sa amin ng kumpare niya. Simula nang makausap ko si Ray nung gabing yon ay binabagabag na talaga ako ng konsensya ko. Para akong laging pagod na pagod. Wala na rin akong gana sa tuwing inaaya ko ni Miguel na mag-sex kaming dalawa. Hindi mawala sa isip ko si Ray. Kaya naman, gusto ko ay matulog na lang ako ng matulog. Bigla na lang tuloy akong napangitan sa sarili ko nung makita ko ang sarili ko sa salamin. Kung titignan ay para akong tumataba, Mama Mia. Kaya naman, nung maisip ko yon, ay bigla akong kinabahan. Hindi naman siguro ako tataba dahil hindi naman ako halos kumakain dahil nga nakokonsensya ako sa ginagawa ko sa asawa ko. Pero Mama Mia, iba talaga ang kabang nararamdaman ko. Kaya naman, pumunta ako sa pharmacy at bumili ako ng pregnancy test kit. Bumuhos ang mga luha sa mga mata ko nung makita ko ang dalawang linya sa pregnancy test. Buntis ako, Mama Mia. Humahagulgul ako sa CR namin hanggang sa mapagod ako. Akala ko ay epekto lang ng stress ko ang mga nararamdaman ko. Akala ko kaya ako tulog ng tulog ay dahil nadidepress ako dahil sa nagawa kong kasalanan kay Ray. Pero yun pala ay iba pala ang dahilan kung bakit ako laging pagod na pagod. Buntis pala ako. Halos mabaliw ako noon, Mama Mia, dahil uuwi na sa susunod na taon si Ray. Hindi ko alam kung papaano ko itatago ang batang nasa sinapupunan ko. Nung malaman yon ni Miguel, Mama Mia, ay niyakap niya ako. Pinapatigil niya ako sa aking kakaiyak dahil hindi raw yon nakakabuti para sa baby namin. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na mali ito. Mali ang pagbubuntis ko. Hindi ito pwedeng mangyari. Kaya naman, tinanong ako ni Miguel kung ano daw ang gusto kong mangyari. Nagsorry ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na dapat ay tanggalin ko sa sinapupunan ko ang anak naming dalawa dahil wala na akong maisip na iba pang paraan. Pambihira ka naman, Paula, oh. Sarap na sarap ka nung ginagawa natin to, ah. Tapos ngayon na may nabuo, gusto mong ipalaglag? Huwag ka namang madaya. Hindi porket may anak ka, ay papatayin mo na yung anak ko. Sabi ni Miguel. Hindi mo kasi naiintindihan. Bakit? Sasaktan ka ni Ray? Hindi ko hahayaang saktan ka niya, Paula. Ipagtatanggol kita. Sabi niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na hindi naman nananakit ng babae si Ray. Pero ang totoo ay kaya niya akong iwan. Kaya niyang ilayo sa akin ang anak namin. Magkakababy na rin naman tayo, eh. Pwede tayong magsama. Kaya kong higitan lahat ng pagmamahal ni Ray sa'yo. Mahal kita, Paula. Simula nung unang beses na may nangyari sa atin ay minahal na kita.
Pangako, aalagaan kita at iingatan. Mama Mia, doon ay bigla akong natauhan. Sinabi ko kay Miguel na hindi ko siya pwedeng mahalin dahil mahal ko si Ray. Si Ray ang mahal ko at pagnanasa lang at tawag ng laman lang ang nararamdaman namin ni Miguel para sa isa't isa. Hindi yun pagmamahal. Pangkamot lang ng kate. Tawag lang ng laman. Pero si Ray ang mahal ko. Nirespeto niya ako. Minahal niya ako ng totoo at sinakripisyo niya yung sarili niya para lang mabigyan ako ng magandang buhay. So anong gusto mo? Kalimutan ko na ang lahat ng nangyari sa atin? Na pumayag na lang akong magpalaglag ka? Galit na sabi ni Miguel sa akin. I'm sorry, Miguel, pero kailangan ko itong gawin. Ang sabi ni Miguel ay napaka-selfish ko raw. Wala raw akong karapatan na tanggalan ng karapatan na mabuhay yung anak niya. Kung hindi ko raw kayang panindigan yung bata, ang sabi niya ay siya na lang ang mag-aalaga dito. Ang sabi niya ay walang kasalanan yung bata na nasa tiyan ko. Hindi raw kasalanan ng bata na inakit ko siya kaya siya nabuo. Ang sabi niya, Mama Mia, kung tutuusin ay ako naman daw ang may kasalanan ng lahat. Totoo naman, ako ang nauna. Ako ang nauna para may mangyari sa aming dalawa. Mama Mia, ang sabi ni Miguel ay sikreto na lang namin kay Ray ang lahat. Ang sabi niya ay ipagpatuloy ko raw ang pagbubuntis ko. At pagkatapos kong makapanganak ay kukunin niya sa akin ang bata at magpakalayo-layo na siya kasama ang anak namin. Pumayag ako sa sinabi ni Miguel. Binuhay ko ang batang nabuo sa sinapupunan ko, Mama Mia. Hindi ako lumalabas ng bahay para hindi mahalata ng mga kapitbahay namin na lumalaki ang tiyan ko. Sinusuot ko rin ang mga t-shirts ni Ray at iniipit ko ang tiyan ko. Mukhang hindi rin naman na yon napansin ng mga kapitbahay. Naging mabilis ang paglipas ng 9 na buwan at isinilang ko na nga ang anak naming dalawa ni Miguel. Buti na lang at madaling araw yon kaya walang tao sa labas at walang nakakita sa amin. Baby girl po ang anak namin ni Miguel, Mama Mia. Ang cute-cute niya, kaya hindi ko napigilan ang mapaluha. Ang lakas niyang umiyak at laging gutom na gutom. Buti na lang talaga at malakas ang gatas ko, kaya naman hindi na rin naging hassle sa aming dalawa ni Miguel. Para kaming naging isang pamilya nung makauwi na kami ng bahay. Naging maalaga si Miguel sa akin at sa anak namin. At kahit hindi naman niya anak ang panganay ko, ay inaasikaso rin niya. Akala ko ay walang makakapalit kay Ray sa puso ko. Pero sa totoo lang, Mama Mia, parang nahuhulog na rin ang loob ko kay Miguel. Alam kong mali ang nagawa naming dalawa ni Miguel. Lalo nang mali na nagkaroon kami ng anak. Pero kahit na ganoon, Mama Mia, ay pinanghahawakan ko ang sinabi ni Miguel na magiging sikreto lang namin ang tungkol sa anak namin at natitigilan na niya ako. Pagkalipas ng 2 buwan ng panganganak ko ay sinabi sa akin ni Ray na uuwi na raw siya sa amin, Mama Mia. Nagulat ako dahil ang buong akala ko ay medyo matatagalan pa ang uwi niya. Bigla akong kinabahan at hindi na ako mapakali. Kaya naman, nung umuwi na siya ay pinilit kong itago ang gatas na tumutulo sa dibdib ko. Mama Mia, kinuha na rin ni Miguel ang anak naming dalawa. Pinilit ko na huwag mapansin ni Ray ang pagbabago sa katawan ko. Mahal, kakapalit mo lang ng damit kanina, nagpalit ka na naman? Tanong niya sa akin. Kinakabahan ako. Nagpalusot na lang ako at ang sabi ko ay basa na ng pawis ang damit ko. Nagtaka naman siya, Mama Mia, tinanong ako kung bakit raw ako pinagpapawisan ganong naka-aircon naman kami.
Tsaka ang sabi niya ay kailan pa raw ako naging pawisin. Dati raw ay ako ang nagsasabi sa kanya na dahan-dahan sa pagbibihis ng damit dahil mahirap maglaba. Ang sabi ko sa kanya ay dati yon. Marami nang nagbago simula nung umalis siya. Tsaka automatic naman ang washing machine namin kaya hindi na mahirap maglaba. Buti nga at nakabili tayo nun, mahal no? At least hindi ka na nahihirapang maglaba. Ayoko kasing nahihirapan ang Reyna ko eh. Mama Mia, nagpasalamat ako kay Ray. Hinalikan niya ako sa noo at niyakap niya ako. Nung pagkayakap niya sa akin ay bigla siyang natigilan. Mahal, bakit basa yung dibdib mo? Tanong niya. Ha? Basa? Ah, hindi, baka nabasa lang. Tiningnan niyang maigi ang dibdib ko, Mama Mia. Nagagatas ba yung dibdib mo, Paula? Mahal, magpapaliwanag ako. Sabi ko sa kanya. Magpapaliwanag? Bakit? Teka nga. So yung sinasabi sa akin ni Junior na may baby ka raw, totoo yun? Sinabi niya sa akin na meron daw siyang kapatid. Hindi ko na lang pinansin kasi imposible naman. 3 years ako sa ibang bansa, paano ka mabubuntis? Tanong niya sa akin. Doon ay napaiyak na ako, Mama Mia. Mahal, sinabi ko naman kasi sa'yo na mahihirapan ako kapag lumayo ka. Sinasabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka na lang umalis eh. Sabi ko sa kanya. Ako pa ngayon yung sinisisi mo? Yan na yung paliwanag mo sa akin? Nanganak ka nang wala man lang akong kaalam-alam? Tapos nakita ng anak ko lahat ng nangyari sa'yo? Galit niyang sabi. Ang sabi ko ay hindi pa naman alam ni Junior yon. Masyado pang bata ang anak namin para maintindihan ang mga nangyayari. Nakiusap ako sa kanya na intindihin niya muna ako at magpapaliwanag ako ng maayos. Pero naging sarado ang utak ni Ray, Mama Mia. Sabi niya ay walang maayos na paliwanag sa mga ginawa ko sa kanya pati na sa anak namin. Ang hindi raw niya maatim, Mama Mia, ay siya pa ang sinisisi ko dahil nagtrabaho siya sa ibang bansa para sa akin. For the first time, Mama Mia, mula nung magkasama kaming dalawa ni Ray, ay minura niya ako. Kwentahan niya ako sa lahat ng mga naging sakripisyo niya sa ibang bansa. Ang sabi niya ay nagtrabaho siya roon. Kahit ang lamig-lamig, kahit umuulan, kahit tirik na tirik ang araw at kahit may sakit siya, lahat daw yun ay tiniis niya. Tiniis rin daw niya na hindi kami makasama ng 3 taon. Nagpakahirap daw siya sa ibang bansa para mabigyan kami ng maayos na buhay, ng maginhawang pamumuhay. Tapos ito lang daw ang isusukli ko sa kanya. Umiiyak na ako, Mama Mia. Sabi ko sa kanya ay hindi ko naman ginusto ang mga nangyari. Natukso lang ako. Humingi ako ng pagkakataon sa kanya na ituwid ko ang pagkakamali ko. Nangako ako na kung bibigyan niya ako ng pagkakataon ay hinding-hindi na mauulit ang kasalanan ko sa kanya. Pero ang sabi niya, siguro ay mapapatawad niya ako kung 1 beses lang nangyari. Tinanong niya sa akin, Mama Mia, at sabi niya, wag na wag ko raw susubukang magsinungaling. Tinanong niya kung 1 beses kong ginawa ang pagkakamaling yun. Wala akong naging sagot sa tanong na yun. Paulit-ulit lang akong humihingi ng tawad sa kanya. Bakit hindi mo masagot? Kasi hindi mo na mabilang? Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na natukso ka lang? Ginagawa mo naman akong tanga, Paula eh. Natukso lang? O iba ka ikaw yung nanukso?
Mama Mia, hiniling ko sa kanya na sana bugbugin niya na lang ako at saktan na lang niya ako. Ayos lang sa akin basta mapatawad niya ako. Ang sabi niya ay hindi raw siya nananakit ng babae. Pinaalis niya ako sa harapan niya, Mama Mia. Dahil baka hindi raw siya makapagtimpi at baka ito pa ang maging unang beses na makakapanakit siya ng babae. Sa totoo lang ay natakot ako sa itsura ni Ray noon kaya umalis na muna ako. First time ko kasi siyang makita na ganoon kagalit. Paglabas ko ng kwarto namin ay dinig na dinig ko ang pag-iyak niya. Lalong nadurog ang puso ko nung marinig ko yon. Sa tagal ng pagsasama namin ay doon ko lang narinig na umiyak siya ng ganon. Hindi ko alam nung mga oras na yon kung papaano ko ba maitatama ang mga pagkakamaling nagawa ko. Mama Mia, paulit-ulit kong hinihiling at dinadasal noon na sana panaginip lang ang lahat. Na sana pwede kong maibalik ang panahon. Hindi ako lumalabas ng kwarto. Si Ray naman, Mama Mia, ay sa sofa siya natulog buong araw. Pagkagising ko ay meron na akong kumot. Hindi ko alam dahil hindi naman ako nagkumot nung natutulog ako. Paglabas ko ng kwarto ay nakita kong nagluluto ng pagkain si Ray. Harus durugin talaga ako ng konsensya ko. Paano ko ba nagawang lokohin ang taong ito? Ang pagkakamali lang naman niya sa akin ay yung iniwan niya ako para makapagtrabaho siya sa ibang bansa para sa aming pamilya. Napakasama akong babae. Balak ko sanang kausapin si Ray habang nagluluto siya ng almusal namin. Nag-ipon ako ng lakas ng loob kaso ay may biglang kumatok sa pintuan namin. Parang ayokong pang buksan yon, Mama Mia, dahil parang may ideya na ako kung sino yon. Naririnig ko ang pag-iyak ng dalawang buwan kong anak galing sa labas. Naisip ko na lang po na hindi naman tinanong ni Ray ang pangalan ng naging lalaki ko, kaya pinagbuksan ko pa rin sila ng pinto. Oh, paring Miguel, ang aga mo ah, kumain ka na ba? Dito ka na lang mag-almusal, nakapagluto na rin kasi naman ako. Yaya ni Ray kay Miguel. Nagluluto ka pala? Ngayon ko lang matitikman yan ah. Sabi ni Miguel na parang walang nangyari. Tumawa si Ray, Mama Mia, at ang sabi niya ay hindi ko pa raw ba nasabi sa kanya na palpak siyang magluto. Mama Mia, habang nag-uusap kami ay tinatanong, habang nag-uusap silang dalawa ay tinatanong ni Ray kung anong nangyari sa akin nung wala siya. Pakikwentuhan naman ako, pare. Ano bang napapansin mo kapag nandito ka sa bahay noon? Pakikwentuhan niyo rin ako kung gaano ba kasayang manloko ng tao. Kung sino yung mas masarap sa ating dalawa? Bigla kaming natigilan ni Miguel sa mga pinagsasasabi ni Ray, Mama Mia. Oh, bakit kayo na nahimik? Paula, sige na, padedehen mo na yung anak mo. Naalala ko dati nung kapapanganak mo pa lang noon kay Junior, sumasakit yung dibdib mo kapag hindi na didede yung gatas, hindi ba? Maawa ka naman sa bata. Sa bagay, hindi nga kayo naawa sa anak ko at sa pinakita niyong kahayupan niyo eh. Sabi ni Ray. Ray, walang alam si Junior sa nangyari. Huwag mo namang isipin na ginagawa namin yun sa harap ng anak natin. Siguro sa part ng nagtatali kayo ay hindi niya nakita. Napakabastos niyo naman kung ipakita niyo pa yun, hindi ba? Pero kung wala siyang alam, sa tingin niyo, sino ang magkukwento sa akin? Tanong ni Ray sa amin. Nagsumbong sa'yo si Junior? Tanong ko. Hindi naman niya intensyon na magsumbong.
Tuwang-tuwa pa nga siya habang kinukwento niya sa akin na may kapatid siya, na meron ka raw baby. Kinukwento niya sa akin na naglalaro daw sila ng ninong niya lagi. Sinabi niya din sa akin na inaway ka daw ni ninong niya kasi umiiyak ka. Doon ay naiyak si Ray Mama Mia habang patuloy na nagsasalita. Mga walang hiya kayo. Ngayon hindi pa alam ng anak ko yun, yung mga pinagagagawa niyo. Pero darating yung araw na maiintindihan niya lahat ng ginawa niyo. Paano ko pa kayo mapapatawad ha? Dinamay niyo pa ang bata sa kababuyan niyo. Habang hindi nagsasalita si Miguel ay ako naman ang paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Ray. Sinabi ko sa kanya ay gagawin ko ang lahat, maibalik ko lang ang tiwala niya sa akin. Pero ang sabi niya ay hindi raw ako madaling patawarin kasi ako raw yung nagloko. Ako raw yung nanggago. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko napigilan ang sarili ko na tanungin siya kung bakit ako lang yung sinisisi niya. Sinabi ko naman sa kanya na kaya ko lang yun nagawa dahil malayo siya. Kasi yung mga panahon na kinakailangan ko siya ay wala siya. Sabi ko siyang may kasalanan ng lahat kung bakit ko yun nagawa. Sabi ko sa kanya ay maraming beses akong nakiusap sa kanya na huwag siyang umalis pero nagpumilit pa rin siya. Sabi ko ay huwag niyang ipamukha sa akin lahat ng nangyayaring to dahil hindi lang ako ang may kasalanan kundi pati siya. Tumawa ng malakas si Ray Mama Mia. Ang sabi niya ay napakawalang kwenta ko raw babae. Hindi ko man lang daw maamin ng buo yung kasalanan ko at sinisisi ko pa siya. Hindi naman daw siya nagpakasarap sa ibang bansa. Naghirap din siya at nagtiis. Mama Mia, doon ay lumuhod ako sa harapan ni Ray. Nakiusap na magsimula kami ulit. Pero ang sabi niya ay hindi na. Huli na ang lahat para sa amin. Sabi niya ay sumama na lang daw ako kay Miguel dahil mas kailangan daw ako ng baby ko. Pero kailangan din ako ng anak natin, Ray. At kailangan din kita. Sabi ko sa kanya. Paula, hindi mo ako kailangan. Hindi ka na rin kailangan ng anak ko. Kayang-kaya ko siyang buhayin kahit wala ka. Kaya sige na, umalis ka na. Nagmatigas sa Mama Mia at ang sabi ko ay hindi ako aalis. Ray, kinasal tayo. Pinakasalan mo ko eh. Mama Mia, nung makarating kasi si Ray sa Pilipinas ay pinakasalan niya agad ako sa Huwes. Ang sabi niya ay yun daw ang pinakamalaking kasalanan na ginawa niya. Yun ang pinakamaling ginawa niya sa buhay niya. Ang pagpapakasal niya sa akin. Kaya naman ang sabi niya ay umalis na raw ako sa pamamahay niya kung hindi ay ide-demanda niya raw kaming dalawa ni Miguel. Doon ay biglang umimik si Miguel. Kung kanina ay tahimik lang siya, ngayon ay inaaya na niya ako na umalis na kami. Tama si Ray Paula, kailangan ka ng anak natin. Ang sabi ko kay Miguel ay aalis na muna ako. Pero hindi kami magiging pamilya dahil aantayin ko pa rin na kumalma si Ray. Hinarap ko si Ray at sabi ko sa kanya, Mama Mia, sana dumating ang panahon na mapatawad niya ako at mabigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Pero hindi na ako kinibu pa ni Ray. Sobrang bigat sa loob ko ang pag-alis sa bahay namin, Mama Mia. Gusto ko sanang puntahan muna ang anak namin ni Ray sa kwarto pero hindi ko na yun nagawa. Kung maibabalik ko lang sana ang panahon, hinding-hindi ko na uulit gagawin ang pagkakamaling yun. Para sa akin ay wala na akong ibang makikitang lalaki na katulad ni Ray. Kinabukasan, Mama Mia, ay bumalik ako sa apartment na inuupahan namin ni Ray. Nakita ko ang mga maletang nasa labas ng pinto namin. Tiningnan ko lang ang laman at lahat ng yun ay puro damit ko.
puro mga gamit ko. Kahit na sobra ang galit ni Ray sa akin ay nagawa niya pa rin ayusin ang mga gamit ko. Kung iba yon, siguro ay sinunog o hinagis na lang sa labas ang mga yon. Pero hindi niya ginawa. Sumilip ako sa bintana mula sa labas ng bahay pero mukhang walang tao sa loob. Sinubukan kong kumatok pero walang nagbubukas. Simula noon ay hindi ko na nakita ang mag-ama ko, Mama Mia. Inalayo na sa akin ni Ray ang anak namin. Wala rin akong idea kung saan ko sila hahagilapin. Ilang beses na akong nagtanong sa mga kamag-anak ni Ray pero lahat sila ang sabi ay wala silang alam. Hinanap ko rin siya sa social media pero wala akong mahanap, Mama Mia. Mama Mia, nagsasama na rin kaming dalawa ni Miguel ngayon. Pero kahit siya ang kasama ko ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang asawa ko. Si Ray pa rin ang gusto kong makasama sa pagtanda ko. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin akong balita sa kanila. Ang hiling ko lang sana, Mama Mia, sana dumating ang panahon na makita at makasama ko silang muli. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking kwento at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Paula. May mga pagkakamali na hinding-hindi na nababawi, tulad ng pagkakamaling nagawa ni Paula. Hindi rin naman kasi biro ang ginawa mong pananakit kay Ray. Siya, nagtiis siya. Siya, ibinuhos niya lahat ng meron siya para sa pagsasama niyong dalawa at para sa mabuting kinabukasan mo at ng anak mo. Pero ikaw ay nagawa mo pa rin siyang gaguhin. Hindi madali ang pinagdaanan ni Ray. Pero sadyang napakabuti ni Ray, Paula. Dahil kung ibang lalaki yon, siguradong-sigurado ako na nasaktan ka na. Siguradong-sigurado ako na nagwala na siya at pinahiya ka na sa lahat. Magpasalamat ka pa rin at napaka-disenteng tao ng napangasawa mo. Yun nga lang, sinayang mo ang lahat ng yun. Nagpadala ka sa tukso. Nagpadala ka sa sarap ng tawag ng laman. Nawa, kung meron man dito na nakikinig ngayon, na na-experience ang na-experience ni Paula, sana ay tigilan niyo na ang ginagawa niyong pagkakamali. Nasa huli lagi ang pagsisisi. At kung minsan, wala ng second chance, lalo na sa mga pagkakamaling nakasakit tayo ng tao. Sana tigilan niyo na ang pagkakamali niyo bago pa maging huli ang lahat. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwentong itinampok natin ngayong araw na ito. At kung katulad ni Paula ay may sarili ka rin kwento ng buhay na pwedeng kapulutan ng aral, gawing inspirasyon, kakatuwaan, pwedeng-pwede nyo po yung i-email sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag nyo pong kalimutan na i-follow ako sa aking lahat ng social media accounts, mamamiacdo. At huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. I-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong Mama Mia.